Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po muli sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa lahat ng makakapanood ng video reaction nito, naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas anumang kapahamakan. Mga kaibigan, magbibigay lang ako ng maiksing reaction tungkol dito sa sugal na Philwin, no? Na kung saan pinopromote po ito ng ilan sa mga sikat at tinatangkilik na mga influencers, no? O mga vloggers ng ating mga kababayan. Nalulungkot lang ako kasi nga kung sino pa yung sikat at tinatangkilik, hinahangaan ng ating mga kababayan, sila pa ngayon yung nagpo-promote ng ganitong klaseng sugal. Sana man lang maisip nila yan na ito ay sugal, no? At maaaring magdulot ito ng hindi maganda sa kanilang mga followers at sa kanilang mga subscribers at humahanga sa kanila. Diba mga kaibigan, sana naman ay maging concern sa mga tao ang ganitong klaseng mga influencers. At dahil dyan, no, napakaganda ng paliwanag ni Atty. Libayan tungkol dito sa Philwin na ito upang kontrahin. At syempre mga kaibigan, ako kumukontra talaga ako pag ngalan na ng sugal. Kasi alam ko na walang maidudulot yan na maganda, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, mga estudyante at mga syempre, mga minor de edad. Kasi pwede na walang pinipiling edad dito sa ganitong klaseng sugal, mga kaibigan. Pipindot ka lang. Alam nyo naman ngayon, ang mga kabataan, ang mga teenagers, di ba, ay lahat na may cellphone. At alam na nila kung paano magtaya ng sugal dito sa online. At napakadali mga kaibigan ng pagtaya ng sugal dito sa online. At ito nga, katulad nitong Philwin na ito, napipindot ka lang ng number, magtataya ka ng maliit na pera, kuno, daw, no? At mananalo ka ng limpak-limpak na salapi. Napaka-imposible, di ba mga kaibigan? At pakinggan natin kung paano idinipensa ni Meluyap itong Philwin, makontra lamang niya si Attorney Libayan. At dito, ipinakita, mga kaibigan, no? Ipinakita ni Meluyap, no? Kung gaano siya kabobo at katanga at kung gaano kahina ang kaniyang pangunawa at komprehensyon dito sa mga ganitong basic na paliwanag. Pwedeng gawin ng gobyerno natin para mapatigil yan? Meron. Oh. Attorney, wala po bang pwedeng gawin ng gobyerno natin para mapatigil yan? Meron. Nakita niyo yung ginawa nila noon doon sa online sabong. No, online sabong is illegal. Kaya napatigil. Sa tingin niyo, kung itong Philwin na ito ay hindi illegal, pwede bang mapatigil yan? Hindi. Pero sabi ni Attorney Libayan, okay. Apakabob. Eto mga kaibigan, pasensya na kayo. Dito sa channel ko, never ako na nagsalita o nagmura. No? Alam po ninyo yan sa lahat ng mga nakakilala sa akin. No? Pero itong ganito, ay gusto ko lamang na ibalik, no? At ipaunawa kay Meluyap kung gaano siya kabobo. Ano? Kabaliktaran doon sa mga sinasabi niya na ang mga kabatas, no? At si Atty. Libayan ay bobo. 'Di ba? Itong klaseng tanong na ito ay hindi maintindihan ni Meluyap kung may magagawa ba ang gobyerno natin upang maipatigil ang ganitong klaseng sugal. Syempre meron, 'di ba? Sa kayo mismo mga kaibigan, no? Napaka-basic na tanong ito. Kayo mismo ang makakasagot. Kung ang gobyerno ba natin ay may magagawa ba upang maipatigil ang ganitong klaseng sugal na Philwin? Meron ba o wala? Pero ang paliwanag nga ni Meluyap mga kaibigan, wala daw magagawa ang ating gobyerno kung legal o may permit ang Philwin. Mga kaibigan, magbibigay ako ng halimbawa sa inyo. Kung ay Philwin, may permit nga, pero nagdudulot ito ng hindi maganda. Halimbawa, sa mga estudyante na malulong sa ganitong klaseng sugal, pwedeng magdulot ito ng hindi nila pag-concentrate sa kanilang pag-aaral at maapektuhan ang kanilang pag-aaral kung sila ay nalulong sa ganitong klaseng sugal. Tiyo ba? Mga kababayan natin na umaasa lamang sa kanilang basic salaries at ang basic salaries nila ay itataya nila dito at matatalo sila. Diba? Maaring magdulot ito ng kaguluhan sa ating bayan. Kahit na may permit ito, syempre may magagawa ang ating bayan, ang ating gobyerno upang maipatigil
ang ganitong klaseng sugal. Di ba mga kaibigan? Hindi ibig sabihin na nabigyan ng permit ang isang kumpanya man o kung anuman, no? O negosyo man yan, ay tuloy-tuloy na habang buhay kahit na mali at nagdudulot ng hindi maganda sa bayan natin ang kanilang mga ginagawa. Di ho ba? So napaka-basic naman ng ganitong klaseng tanong mga kaibigan. Pero makontra lamang si Atty. Libayan ni Melo Yap, syempre, gagawa siya ng kwento upang malinlang ang kanya mga viewers. Kawawa naman yung mga viewers na naniniwala sa kanya. Di ba? Tingnan niyo ulit. Ito sabi niya. Ito. Totoo yan. Tapos meron akong nakita dito. Attorney, ala po bang pwedeng gawin ng gobyerno natin para mapatigil yan? Meron. Oh. Meron bang pwedeng gawin ng gobyerno? Meron. Bakit? Kung illegal yan, meron. Pero kung hindi illegal yan, wala. Wala na akong masabi. Kundi sobrang tanga ni Melo Yap dito sa paliwanag niya na ito. Namukha bang parang gusto niyang, no, na ipaliwanag sa mga tao na kahit na nagdudulot ang Philwin ng kaguluhan, no, sa ating bayan, ay sige lang, wala namang magagawa ang ating gobyerno. No? Walang pakialam sa mga tao kahit pa ang mga tao ay nalulun na sa utang, nabaon na sa utang, no, dahil lamang nabaon niya, nalulun sa ganitong klaseng sugal. Sige lang, kasi wala naman palang magagawa ang ating gobyerno. Parang ganun yung kanyang sinasabi. Diba? At syempre mga kaibigan, may magagawa ang ating gobyerno upang maipatigil ang ganitong klaseng sugal. Kung marami nang nagrereklamo, syempre may magagawa ang ating gobyerno. At kung alam ng ating gobyerno na hindi maganda ang naidudulot ng sugal na ito, diba? Bakit hindi ito ipapatigil? Diba mga kaibigan? So dito sa argumento na ito ni anyway, sa lahat ng argumento ni Melo Yap ay talagang napakabobo, no? Makontra lamang niya si Atty. Libayan. Kahit mali na yung kanyang mga paliwanag, kahit na ang pag-search niya ay hanggang doon lang at wala naman siyang ipinapakita na credentials man lang patunay kung ano ay ang kanyang naabot sa buhay, no? Upang paniwalaan ang kanyang mga paliwanag, eh wala naman siyang maipakita. Diba mga kaibigan? Kung sana itong si Melo Yap ay isang abogado o degree holder, diba? At nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay, pwede siguro na paniwalaan natin. Pero kung ang isang Melo Yap na wala naman na napatunayan sa buhay, tambay, ang source of income ay YouTube. Tapos gusto yatang lamangan ang isang abogado na pasado sa bar exam at nagpa-practice ng kanyang profession ng ilang taon na. Konting hiya naman. Diba? Konting hiya naman po. Attorney, ano nangyari sa mga tao mo? Pabubo na ng pabubo. Kaya nagtataka ka bakit may nakikinig dito sa channel ko? Pabubo na ba ng pabubo ang mga kabatas? O ikaw? Na kahit na mali ang paliwanag mo at panglilin lang mo sa mga tao, patuloy ka pa rin. Siraan lamang si Atty. Libayan. Habang sinasabi mo na bobo ang mga kabatas, no, ay pinagtatawanan ka lang. Kasi nga, wala ka naman na maipakita man lang. Na credentials man lang. Upang bilang patunay na ikaw ay magaling, meron kang napatunayan sa sarili mo. Di ba? Pwede magpag-grandstand ang mga vlogger mo sa channel nila. Channel lang nila. Pero hindi dito sa channel ko. Ang focus ko ikaw eh. Wala akong pakiram sa mga vlogger. Alam ko ang laro mo, Atty. Nagpaparami ka ng vlogger para targetin ako at mahati yung attention ko at mapunta sa kanila.
Pinagbintangan pa mga kaibigan si Atty. Libayan na nagpaparami daw ng mga vloggers. Diba? Pinagbintangan at siniraan pa si Atty. Libayan. May patunay ka ba? Hindi ba sumiksik sa isipan mo kung bakit dumadami ang mga vloggers na kumakampi kay Atty. Libayan? Baka kasi alam ng mga vloggers na katulad ko, no, na tama ang paliwanag ni Atty. Libayan. At bakit kinukontra ka? Dahil alam namin na mali ang mga paliwanag mo. Hindi ba pumasok sa isipan mo yan? Siyempre, ganyan ang magiging argumento mo at depensa mo na magbibintang ka. Pero hindi mo kayang patunayan yan dahil hindi kilala ni Atty. Libayan ang mga vloggers na kumakampi sa kanya. Dumadami lang ng dumadami ng dahil, no, sa tamang paliwanag ni Atty. Libayan. At pinapatunayan lamang at gusto lamang na ipakita paliwanagan ng mga tao na mali ang mga paliwanag mo. At panlilin lang mo at kasinungalingan mo, no, sa mga paliwanag mo dyan sa channel mo. Pwede bang mapatigil? Pwede. Paano mapapatigil kung hindi scam? Ayun, ito ang ano po sa'yo, Atty. Libayan. Tantanan na natin yung mga dugidug mo. Tantanan na natin yan. Focus tayo dito. Hindi ba bilang abogado, alam ko isa to sa code ng mga abogado eh, na bago ka maglabas, dapat ng information, dapat nire-research mo muna. Ang hirap sa'yo, awit ka ng awit, bakit hindi mo i-research kung legal ba o hindi ang pilwin? Ganyan manira mga kaibigan, itong si Meloy kay Atty. Libayan. Sinasabi niya na hindi daw nagre-research si Atty. Libayan. Hindi ba patunay na malaki na? Malaking patunay. No? Yung mga paliwanag ni Atty. Libayan. At kahit pa tayo na hindi mga abogado at nagmamasid lamang, tataya ka ng maliit, napakalaki ng papanalunan. Iko-compute mo yung time kung paano i-withdraw yung napakalaking napanalunan kung may oras lamang at mayroon lang na limit na halaga ang mawi-withdraw mo. Paano mo mawi-withdraw sila lahat? Di wala ka nang ginawa, kundi mag-withdraw lang ng mag-withdraw 24 hours a day. Diba mga kaibigan, napaka-basic ng ganitong argumento. Pero paniwalang paniwala si Melo Yap na tama siya. May tama nga yata ang isip nito, mga kaibigan. Pakinggan mo to, ako na sabi niya to ni Libayan, ha? Tapos mga kabatas natin, sinasabi nila, meron naman daw bagcore license itong Philippine. Regardless, sinasabi nila na meron naman daw bagcore license itong Philippine. Regardless, ganyan mag-isip ang mabababong mag-isip. Regardless, di ba? Ganyan na sinasabi nyo kay Rabbi Tulpo. Regardless, ginagamit po rin pala. Nabanggit niya mga kaibigan si Rafi Tulfo at para bang sinabi niya na ang paggamit ng regardless, no, inamin niya na bababaw talagang mag-isip itong si Rafi Tulfo. Ang regardless mga kaibigan na word ay depende, no, sa gagamitan. Eto mga kaibigan ay may punto. Yung regardless ni Rafi Tulfo, no, ay pang-depensa niya lang yun. Kapag may sumasagot na at tama ang sasagot, doon niya sasabihin na regardless upang madepensahan lamang, no, yung paniniwala niya na tama at kontrahin lamang yung tamang paliwanag ng sasagot sa kanya. Diba? Bakit hindi ikaw mag-research? Available online. Isa ka malaking T, attorney. Pumili ka na anong gusto mo, tanga o tamad. Hindi ko sinasabing tanga ka. Hindi ko rin sinasabing tamad ka. Pumili ka ron alin ang gusto mo, tanga ka o tamad ka. Hindi ko sinasabing... Ganyan mga kaibigan na manira itong si Melo Yap kay Atty. Libayan, diba? Hindi daw nagre-research itong si Atty. Libayan. Mamili daw siya kung sa dalawa, tanga o tamad. Ikaw, Melo Yap, papipiliin kita. Dahil ba sa hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral,
no? Hindi naman sa minamaliit kita, pero mapagmaliit ka kasi na tao at wala ka naman na maipakitang credentials kung ano yung natapos mo, no? Kung ikaw ba ay degree holder, kung ano yung napatunayan mo sa buhay, no? Ikaw ba ay board passer o kung ano man? 'Di ba? Eh dapat ilagay mo diyan. At dahil wala kang mailagay diyan sa channel mo na credentials kung ano ang meron ka na napatunayan mo sa buhay, 'di ba? Papipiliin din kita. Dahil ba sa hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral at wala kang mapatunayan, wala kang maipakitang credentials sa amin o sa mga viewers mo. Tanga ka ba? Bobo? O tamad? Mamili ka dyan sa tatlo. Kasi si Attorney Libayan, napatunayan niya na hindi siya bobo. Lawyer siya. Hindi siya tamad. Kasi may trabaho siya. Abogado siya. May mga kliyente siya. Diba? At hindi rin siya tanga. Kasi hindi siya nagpapaloko sa mga katulad ng sugal na Philwin. At ipaglalaban niya kung ano yung naayon sa batas. At syempre, kaming mga followers na mga kabatas, hindi rin kami papayag na manalo ang mali kaysa sa tama. So yan lang mga kaibigan, aking reaksyon patungkol dyan. Ako po muli si Lu, ang inyong Ka-Informative Mabuhay.